So, nasasabi ko ito kasi nagkaroon ako niyan dati. Nakailang ulit ako na nag-upload tapos copyright claim ulit. Naranasan ko siguro mga 10 times akong nag-upload. So, ang haba pa naman ng video. So, ang sayang nung pag-upload ko. Hello, what's up sa inyo mga kaberg? So, ngayon... So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano ma-avoid ang copyright claim and copyright strike like this. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe. So bago tayo magsimula sa pinaka-topic, so lagyan ko muna na introduction. So, ano nga ba yung copyright claim? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng copyright claim or copyright strike sa isang or copyright content sa ating video? So, nagiging ganon dahil gumagamit tayo ng mga content na hindi sa atin, na merong nagmamay-ari o merong nagka-copyright owner. So, kadalasan mga kaberks, itong copyright claim ang laging nagiging issue sa mga video or sa video sa Facebook or sa YouTube. So, ngayon, isa-isahin natin yan kung paano maiwasan, ma-avoid ang pagkakaroon ng copyright claim sa iyong video or iyong content sa iyong video. Ngayon, paano nga ba malalaman na meron kang copyright claim? Kung pupunta ka sa YouTube or sa account mo, punta ka dun sa YouTube Studio. Then, piliin mo yung videos. So, dun makikita mo yung mga nakalagay dun. Nandun yung kung ilang nag-likes, o ilang nag-comment, or ilang views. At nandun din yung kung paano mo malalaman na merong kang copyright claim or copyright strike. So, doon yung makikita sa restricted or ganon. So, pag nan, ibig sabihin, good ang iyong video, walang problema dahil nan siya. Pero kapag merong nakalagay na copyright claim, dun kakabahan. Kasi kapag merong kang copyright claim, maaaring ang views mo ay babawasan or hindi siya mamumonetize kasi may nagmamayari. So bakit nga ba nababawasan yung views? Dahil nga merong nagmamay-ari, napapapunta sa original views niya. So, ibig sabihin, nagiging hati kayo sa content na iyong ginawa. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba maiwasan yun or paano hindi ka ma-copyright claim. Lalong-lalo na kapag gumamit ka ng videos or music or pictures, kahit pictures na gagamitin mo sa iyong videos para gumanda. Lalong-lalo na kapag ang video mo o yung content ng video mo ay gumagawa ka ng mga documentary, mga pictures, di ba? Kaharamihan sa mga ganun or mga videos ng mga animals. So, nasasabi ko ito kasi nagkaroon ako niyan dati or ngayon lang din nagkaroon ako ng ganyan. So, nakailang ulit ako na nag-upload tapos copyright claim ulit. Naranasan ko siguro mga 10 times akong nag-upload. So ang haba pa naman ng video. So ang sayang nung pag-upload ko. Kaya naubusan ako ng MB sa aking data. So ayun. Nang hinaya ko, sobrang lungkot. Paano masabi? Kasi nga pag ganun niya, bawasan yung views, yung ganon, tataka ka, tapos masasayang yung pagod mo, effort mo, ganon. So, yan, ganon niya ang nangyayari. So, ngayon, ito na yung mga tips kung paano mo maiwasan. Kasi pag, yun nga, gagamit ka ng video, lalong-lalo na sa mga bigating maker, filmmaker, mga ganon, kumukha ka sa video, sa mga movies, sa mga, may nagmamay-ari talaga. Na ganon, halimbawa sa kumukha ka na sa mga movies, sa mga television na napapanood mo or sa YouTube kumukha ka mismo, bawal yun, makaka-copyright claim ka talaga yan. So ngayon, pag-usapan natin yan, paano yan, hindi ka makaka-copyright claim sa YouTube or sa Facebook. Kasi sa Facebook, so
nung ako, nag-upload ako ng music, nag-video ako na nag-remix ako, yun. Tapos, in-upload ko siya sa Facebook. Ang nangyari, na copyright claim ako or may copyright na nangyayari. Ang ginawa nung play ko, nung pag-play ko sa video, ang nangyari siya, nagtugtog yung taki-taki na tugtog na ganon. Then, nung sa may climax na yung magandang music na nung taki-taki, ganon. Biglang nawala ang music na taki-taki. Yun, nataka ko. Ah, ganun pala. So, sa YouTube naman, hindi, okay lang. Walang mawawala. Pero, yung ano nga, mababawasan yung views or hati kayo nung may magmamayari, no? Ayan. Ngayon, pag-usapan natin yung copyright claim sa music. So, sa music naman, malalaman mo na meron kang copyright claim sa music kapag may lumabas na ganito sa yung description sa baba. Makikita mong may nakaganyan, Lenmar, may dandun yung mga song artist, kung sinong mga nagsulat, sinong ganon. Yan, ibig sabihin yan, naka-copyright claim ka yan. Tingnan mo dyan sa yung YouTube studio. Makikita mo dyan yung copyright claim. Tapos makikita mo din kung saan ka naka-copyright claim sa ang part. So, meron yung kapilian, maaaring dispute mo or ikat mo or tanggalin mo siya. Pero, nung ako, tinanggal ko siya, parang nagbabago, hindi siya nagiging normal. So, ang ginawa ko, binura ko siya. Then, nalaman ko, ganun pala, yun pala yung music na nilagay ko. Ang nilagay ko pala ay background kala, background music kasi yun. Na sad, na ganun, emotional. Then, nung pagkakuan ko, din binura ko siya. Naggawa ako ng sarili kong music or pang background ko sa aking video. Then yun, nung pag-upload ko, nawala na yung copyright claim. So, ang akala ko dyan sa copyright claim na yan, ay, ibig sabihin ay, maganda, ayos, approved, pero hindi pala. Ibig sabihin, may nagmamayari. Nadidetect kasi yan talaga ng YouTube. Kung sino yun. So, ngayon sa music, paano ka naman maglalagay ng mga music? So, una mong gagawin ay, gumawa ka ng sarili mong music, katulad nung ginawa ko, na pwede kang gumawa sa FL Studio, sa or meron din dyan sa Facebook, sa YouTube. Meron dyan sarili silang mga music dyan. Pero dahil nga gusto mo yung mga magagandang music, so, ganito ang gawin mo. I-search mo yung music na halimbawa ay ganito, dramatic music, no copyright. Yun ang gawin mo, no copyright. Umanap pa ng ganon na no copyright ang nakasulat or sa ganon. Then, i-download mo. Then, walang problema yun. Promise yun. May COVID na ako. Yan. Kasunod. So, kapag ikaw naman yung naka-copyright nga sa music, lalabas yun kung sino yung artist doon sa description. Isabihin, naka-copyright ka na. Pero, ngayon, sa video naman tayo. Or, sa pictures mo. So, ngayon, sa pictures naman. Paano ka makaka-copyright sa pictures? So, ganito. Pag pictures naman, halimbawa, gumamit ka ng pictures, kasi nga, nagdo-documentary ka tungkol sa mga animals or sa mga artista or ganun movies na dinodocumentation, no? So, maaari kang makapiright claim kapag ikaw ay halimbawa, movie, pinicturean mo siya, yung captured mo siya, kinaptured mo siya, then kinuha mo yun, yung ni-screenshot mo siya, then nilagay mo sa video mo, yon isa din yon. Tapos pinahaba mo siya, madedetect yon ng YouTube. Makikita yon kung ano yung ginamit mo. Makikita mo yun sa pag-edit mo. Then, sa pictures pa, isa pa, kapag para makaka-copyright ka, kapag meron tayong watermark. So, ano nga ba yung watermark? Ito yung tubig na marka. So, ang watermark ay halimbawa yung sa mga network na may nakasulat na diba, ABCBN, ganun, GMA, ganun. Meron siyang nakalagay dito sa gilid or sa taas, dito or dyan. Or dito sa gitna. Yan. Nandyan yan nakalagay, may mga watermark yan. Or katulad nung pag nag-i-edit ka sa mga editor o mga apps, meron dyan nakalagay na powder cork, hand master, ganon. Yan ang watermark. Kapag gumamit ka ng ganon, lalong-lalo na pagbigatin yung
mga video na yung in-upload. So ngayon, sa pictures, paano nga ba maiiwasan yon? How to avoid? Pag sa pictures naman. So ganito, ang gagawin mo, pwede mong gagawin dyan is baguhin ang kulay nito. Halimbawa, katulad nito. Yan, babago siya. Baguhin mo yan, then pwede mo rin siyang i-crop. Tulad yan, or yan. Katulad yan, ganyan. Crop na siya. Then, pwede mong gawin ganun. I-crop mo or baguhin mo siya. Or tanggalin mo yung watermark na nakalagay dito. Katulad nito. Yan. Wala yan. Or pwede mong tanggalin yun. Kaya nga, i-crop mo siya. Then, ngayon, sa videos naman, kung paano mo, paano mo hindi, paano ka hindi makaka-copyright claim. So, sa videos naman, hindi mo ito basta-basta malalaman din na meron kang copyright claim kapag hindi mo tinignan sa iyong YouTube studio. Hindi ito lalabas sa description mo eh, kung nakaka-copyright claim ka na. Kasi lalabas lang ito dun sa mismong YouTube studio. Mahanap dun, dun sa restricted or restriction. Meron dun nakalagay na copyright claim. Katulad nyan, na aking in-upload na video. Kasi may ginamit akong videos doon. Na tatlong video na ginamit ko para nga documentation niya eh. Kailangan ko ng maganda. Kailangan ko ng videos na maganda. So, ayun. Nung pag-upload ko una, sabi ko, ang ganda na. Maganda na siya. Yung paggagawa ko. So, makikita mo yung video ko para magkaroon ka ng tips din. Tingnan mo dyan sa link in the description below. Tingnan mo dyan. So, ayun na. Pag-upload ko nung una, may copyright claim, kinabahan ako. Kasi nga, magiging ganun niya. Di ginawa ko, pinrivate ko muna para walang mag-views. Then, pagkatapos, ay tinignan ko siya kung saan ako nagka-copyright claim. Doon, nakita ko yung tatlo nga, yung ginamit kong videos. So, hindi ko alam kung paano gawin. So, yun, binura ko siya, paulit-ulit, 10 times. Tapos, ang haba pa naman nun, di ba ang haba niyan? Hindi, upload ako ng upload hanggang sa naubos na yung videos ko. Wala na. Kaya nawalan ako ng gana na mag-upload o patuloy pa. Pero hindi, kasi meron na sa akin na pagpatuloy mo lang yan. Hanggang sa, yun na, naging success. Kaso nga, ako na rin para matuloy yung views. Tinanggal ko siya. Ang ginawa ko dun sa videos ko ay kinap ko siya. Kinap siya, yan, ganyan. Tapos, so ngayon, paano naman ma-avoid ang videos? So, katulad dun ng pictures, ganun din. Tanggalin mo yung watermark, or i-crop mo siya, baguhin ang kulay, or ganito, i-position mo siya, i-scale mo siya, paliitin siya, tapos lagyan mo siya ng mga sticker-sticker. Katulad ng mga ginagawa ng ibang YouTubers. So, ganun lang. Na meron siyang, kaya nagtataka kayo bakit meron mga sticker dyan sa baba, sa gilid-gilid, mga ganyan, may nakalagay para hindi sila maka-copyright claim. So, ganito din. Isip ba pa, maka-copyright claim ka din pag sa video, hindi man sa videos, pero nung sa music nung video or ng movie. So, ang ginagawa ng iba, binabago yung sound effect niya. Nagiging chipmunks, nagiging binabagal, binagalan, or pinabilis. Yun. Pwede rin yung tips para hindi siya ma-detect. So, pag kayo naman ay gumamit ng videos sa YouTube, so, pwede rin kayong gumamit. Basta kayo ay basta ang license nito ng video na yan ay naka-Creative Commons. Halimbawa ay, mag-search ka ng topic mo, then i-filter, search mo ang Creative Commons. Yan, pwede kayong gumamit ng ganyan. Yun lang talaga. Pero ito ang pinakamahalagan talaga. Gumawa ka ng original mo na video mo, ng pictures mo, at ng music mo. Yun ang the best. Para fair ang paggamit natin sa fair use ng YouTube or ng Facebook. So, yan. So, yun lang siguro ang maibigay ko. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, please subscribe and hit the notification bell na rin. Then, like na rin ang videos kung nagustuhan. Sana nakatulong din ito sa iyong YouTube channel o sa iyong YouTube.